Mga sangkay, alamin po natin ang balita sa isang matinding pag-atake di umano sa Amerika. Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Kung bago ka pa lang po sa ating channel, pakisubscribe po, no? Kung ikaw ay bago pa lang dito at kung ikaw ay matagal na hindi pa rin po nakakapag-subscribe, ito yung gawin nyo, i-check nyo sa ibaba, mayroon po dyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Meron pong nangyari mga sangkay sa embassy ng Amerika doon po sa Iraq. Nagkaroon umano ng matinding pag-atake. Tingnan po natin. Meanwhile, the fears of the conflict spreading beyond the frontiers of Israel and Gaza are getting stronger. The US and the Arab world is extremely wary of it, but the echoes are getting louder. The Iranian-aligned militia are... Yun na nga. Talagang itong mga pag-atake, mga sangkay ngayon sa paligid ng... sa Middle East, ito po ay mga ano ng Iran, sinusuportahan ng Iran. So sa madaling sabi, itong Iran ay supporter ng mga terror organization dyan po sa Middle East. ...are seen as the usual suspects. An explosion was heard in Iraq's capital, Baghdad, in the wee hours of Friday in what is supposed to be the safest zone in Baghdad. Mm-hmm. The US embassy situated in Iraq's green zone was attacked by rockets and the high security green zone serves as... So matindi nga talagang pag-atake, may mga rockets pa. ...the base for US contractions and military authorities in Baghdad. So far, no group has claimed responsibility for the attack. The Iraqi Prime Minister Mohammad Shia al-Sudani has warned that attacks on embassies aren't acceptable. In the recent weeks, the United States and its allies in Iraq and neighboring Syria have in fact come under repeated attacks. And the US military has said that a total of 78 attacks have in fact been carried out against US facilities, out of which 37 were in Iraq and 41 were in Syria. Now, the United States Navy has also deployed over 3,000 American military personnel in two warships in the Red Sea. And this has increased the U.S. deployment and it follows a series of incidents over the past 2 years. So, eto nga, mga sangkay, no? Sigurado magde-deploy dyan yung U.S. na mas marami pang mga kasundaluhan dahil nga po sa nangyari. At ngayon, nanawagan po ang U.S. na protektahan po yung mga diplomat o kaya itong mga opisyal ng Amerika na nasa US Embassy ng Iraq. Nanawagan po sila sa Iraq government na maprotektahan mga sangkay. At eto, tingnan po natin itong balita. The largest attack of its kind in recent largest attack. Approximately 7 mortar rounds landed in the US Embassy compound in Baghdad. Mm-hmm. Matindi nga itong pag-atake. During an attack, this is according to a US military official. The embassy attack marked the first time it had been fired on in more than a year, apparently widening the range of targets. In recent weeks, dozens of military bases housing US forces have been attacked. Mm-hmm. Oh, 'di ba? Nakaraan ko sa mga sangkay, 'di ba? Pa isa-isa, marami po mga base militar ng US ang inaatake at wala pong ibang nakikita dito ang marami kundi itong mga pag-atake ay nalilink po sa Iran. Sa Iran government. Sila po yung may pakana, mga sangkay. Kaya nga sa madaling sabi, itong Iran ay supporter po ng mga terror organization dyan po sa Middle East. Kasi ang tingin ko lang dito, mga sangkay, na plano ng Iran. Kasi nakaraan, di ba? Nagdeklara po sila na hindi po sila makikialam sa digmaan ng Hamas laban po sa Israel. Ngayon, mga sangkay, tingin ko, niloloko po tayo eh. Kasi, iba po yung kanilang actions. Parang ang nangyayari, okay, hindi kami mangingialam sa loob ng digmaan ng Hamas at Israel. Pero pipilayan natin yung kanilang mga taga-suporta. Sino ba yun ang sino ang number one na supporter ng Israel? Amerika. So ang ginagawa po nila ngayon mga sangkay, pinipilay po nila yung mga base militar kasi marami po dyan sa Middle East, mga base militar ng Amerika. Ngayon, US Embassy. Imagine ninyo mga sangkay, alam nyo pag tumapak ka kasi sa Embassy ng Amerika, rekta, nasa loob ka ng US. Ganun po yun, pag nasa loob ka ng Embassy. Ngayon, yan po, inatake po doon sa
Iraq. At ayon nga po sa report, mga sangkay, ito po ay matinding pag-atake. Pero ang maganda dito, wala naman pong casualties. Di umano. I don't know kung ang sumunod na mga balita, ano ba ang kalagayan nila. Increasing fears of a broadening regional conflict. The United States strongly condemned the attacks and called on Iraq to bring the perpetrators to justice. Yan ang panawagan nila sa Iraq government. Now, the U.S. State Department spokesperson Matthew Miller said in a statement, and I quote, "The many Iran-aligned militias that operate freely in Iraq threaten the security and stability of Iraq, our personnel, and our partners in the region." Iyon. So marami po dyan nag-ooperate mga sangkay, mga terror organization. Hindi lamang bandang Iraq, mga sangkay, kundi sa iba pang mga nakapaligid po sa Israel. At lagi pong nabibisto na ang nagsusupply financial and mga pangdepensa nila, mga weapons nila, wala pong iba kundi ang Iran. So sana po maalarma na rin po dito yung Western countries. Kasi once na, halimbawa na lang, matalo po yung Israel sa digmaan, dumalabo naman po talaga. Pero pag manalo po yung Hamas sa digmaan, tapos makontrol na po ng Iran ang buong paligid, nako po, malaking problema po yan sa Western countries dahil baka isunod na po sila. Unquote. Meanwhile, Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani warned that attacks on the embassies undermine the country's security. Ito, kinondemn din ng Iraq. He called on security forces to bring those responsible to justice. The UN Assistance Mission for Iraq also condemned the attack and warned of repercussions. They wrote on social media platform X, and I quote, "The UN AMI condemns this morning's rocket attack on the US Embassy in Baghdad. All diplomatic premises must be protected in line with international law, as underscored by the Iraqi government," unquote. Now, the attacks come against a backdrop. So, ito mga sangkay, tignan po natin ito. Hamas in Gaza. The United States leads an international coalition battling jihadists. Ito po yung Hamas. No, ito po yung nagaganap din sa pagitan ng Israel at Hamas dyan sa Gaza. Pero, patalo na po yung Hamas eh. Diba, nagawa na po natin ng video yan. Malapit na po yung nila. Kumbaga, malapit na yung katapusan talaga nitong Hamas. Kaya ito po yung inaabangan po natin, mga sangkay. At ito siguro yung reason kung bakit ayaw din po mangialam ng Iran sa digmaan ng Hamas at saka Israel. Kasi baka, in case na matalo ang Hamas, sila na ang isusunod. Iran na. So ang ginagawa nila, may twist. Kumbaga, kinutulungan nila ang Hamas, pinipilayan po nila yung Amerika dyan sa labas ng area ng Israel. Pero, just in case, kumbaga, mapipilayan din ang Hamas ang Israel, baka dyan na po sila iintrada na pumasok sa digmaan na ito. Pero, sa madaling ipopoint lang po natin, na itong Iran, hindi pa rin po tumitigil sa pagsuporta sa Hamas. At itong Iran po yung supporters, nagsusupply, kaya nga lagi pong sinasabi, itong mga terror organization dyan sa Middle East is nalilink po sa Iran. May mga inatake na po ang US na mga base nitong mga kampo nitong mga terror organization dyan sa Middle East. Pero sobrang dami kasi mga sangkay. Mahihirapan po sila dyan. Kaya kung tutulong ang Western countries, baka mabuwag po, no? Pero ewan ko ano magiging takbo na ito, mga sangkay. Kasi palala din po ng palala ang situation. Nung una, mga kampo lamang po ng militar ng US, mga base militar ang inaatake. Ngayon, embassy na mismo. US embassy na. Ibig sabihin, lumalala po ang situation. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol dito? Just comment down below. And ngayon, mga sangkay, meron po akong Facebook group para lamang po, private for solid sangkay lang. Okay, kung solid sangkay ka, aba, ito, belong ka dito. Mayroon po tayong hukbong solid sangkay na Facebook group.
Pumasok ka lamang po dito, mag-join ka at i-approve ka ng mga admin dito. Kung ikaw lamang po ay 100% solid sangkay. Hanapin niyo po ito sa Facebook. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.